Maganda ang umaraw mga kapatid. Ikinalulugod po natin ang inyong pagkikipahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang pag-istahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Ang pamumuno po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pahota, katulong na rektor ng EDSA Shrine. Magsitayo po. Puno siya ng kabutihan at habag.
Jesus sa pagbibigyan sa iyo. Pinatunayan mo ang iyong kahandaan, pagpapasakit dahil sa aming pagkakasala. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon Jesus, sa pagbibigyan sa iyo, ipinahayag kang pinakamahal na anak ng Diyos. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon Jesus, inuskus ka ng Espiritu Santo. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pagyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ng kalbi.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa
mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon, kulubusang natan to na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng maguli kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pamilyan. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mapinyagan si Jesus, umamon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya, gaya ng isang kalabari. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka lang ng Panginoon Jesucristo. Mayroon pong isang lasing na naglalakad sa may pampang ng ilog nang makita niya ang isang grupo ng mga Kristiyano na nagbibigyan. Isang pastor kasama kanyang mga alagad na nakasuot ng puti at ito ay kanyang nilulublog. Ganito ang form of christening, no? Yung kinatawag po nilang immersion ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, sa ibang senta. At ganito ang kanilang paniniwala na pag-adult ka na, pag may edad ka na, doon ka lamang binibinyagan. Yung tinatawag nilang pagbata pa ay dedication, no? Yan ang sinasabi nila. Kaya itong lasing na ito ay napunta sa roon at lumapit siya. Tinanong ng pastor sa kanya, "Gusto mo rin bang mahanap si Jesus?" "Opo," ang wika ng lasing. Kaya inilublog siya ng pastor. Pagkaahon, tinanong sa kanya, "Nakita mo ba si Jesus?" "Hindi po." Kaya ang ginawa ng pastor, mas pinadalan yung ikalawang pagkakataon na siya ay nilublog. Pagkaahon, tinanong muli, "Nakita mo na ba si Jesus?" "Hindi po." Kaya ang ginawa ng pastor, inilublog siya ng mga 30 segundo. At nang siya ay na sumisipa na at ginagalaw niya na yung kanyang mga kamay, sa iniharapon siya noong pastor at tinanong, "O ano, nakita mo na ba si Jesus?" Sabi ng lasing, "Sigurado po ba kayong dito nahulog yung pinahahanap niya sa akin?" Ngayon po ang kabistahan ng pagbibigyan sa Panginoon. Pagkataon tayo siguro, ano ang ginagawa ni Jesus na kapila magpapabigyan kay San Juan? Eh dahil wala naman siyang kasalanan, hindi po ba ang panawagan ni San Juan Bautista, "Kayong mga makasalanan, magsisi kayo, kaligtan ninyo ang inyong mga kasalanan at pabinyagan kayo"? Kaya ganito ang ginawa ng mga tao. Pero nakita nila lang si Jesus mismo, kaya nag-alin lang pa si Juan Bautista. At ang sabi, "Hindi ba ako ang dapat mong binyagan? Pero bakit ikaw ang lumalapit sa akin?" At ano nga po ba ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagpabigyan? When Jesus was baptized by John the Baptist, he was not sanctified by water, but he sanctified the water. Siya ang nagpapanal doon sa tubig nang siya ay lumusong doon. At ang ginawa niya ay binigyan niya ng kapangyarihan ang Espiritu Santo
para maging instrumento ng kalinisan, ng pagbabagong sila at pagpapanibago ng tao. He empowered the Holy Spirit to a cleansing, rebirth, and transformation of the person. At ito ang ginagawa sa atin ng pagbibinyag dahil gusto ng Diyos na tayo ay makasama niya. Gusto ng Diyos tayo ay makiisa niya. Kaya sa pagbibinyag natin, tayo po ay naging mga anak ng Diyos na tinawag niya yung mga ampun na anak ng Diyos. Kapag tayo po ay sasalit ng isang taong nalulunod, hindi ka lamang tatayo doon sa pampang at sasabihin mo, kawawa naman, halika, umahon ka. Ano ang gagawin mo? Ikaw mismo ay lulusong sa tubig upang masalit mo yung taong nalulunod. Ganito ang ginawa ni Jesus. When He was baptized, He entered into the weak form of our humanity. Doon sa marupok, marumi, at hindi malinis nating katauhan dahil yun ang kanyang pakay. Salipin tayo sa ating pagkakaalipin sa ating mga kasalanan. At yun ang dahilan kung bakit siya pininyayan. For in solidarity with our human weakness, ng pakiisa sa ating kahinaan. Ang ikalawa na nais kong bigyan ng pansin ay yung doon sa ikalawang pagbasa, yung sinabi ni San Pedro na yun ko lamang nababatid na ang Diyos ay walang tinatangi. Now I have realized that God shows no impartiality. Wala siyang pinipili. Tanggapin natin, lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo nagpapakabanal. Lahat tayo napakadumi ng ating mga pagkatao dahil sa ating patuloy, paulit-ulit na pagkakasala. Kahit hindi natin sinasabi sa ibang tao, kung tayo ay mayroong kawawaang loob at saliksikin natin ang ating konsensya, makikita natin na napakarumi ng ating pagkatao. Punong-puno ng kasamaan, pagkakasala ang ating mga puso. Kaya kung minsan, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama, marami na tayo nagagawang mga pag-aalinlangan sa ating kapwa, pati na rin sa Diyos at pati na rin sa ating mga sarili. Nakikita dahil natin ang kasamaan ng iba, pero yung sarili natin mga karupukan, kasamaan, hindi natin napapansin. At ito ang sinasabi sa atin sa pagbibinyag. Lahat tayo makasalanan. Pero lahat tayo itinatangi ng Diyos. Wala siyang tinatangi. Wala siyang sinasabi, mas mabait ka, aking ka. Mas madasalin ka, aking ka. Ang sinasabi niya sa atin, makasalanan ka man, ikaw man ang pinakamatinding kriminal sa dalat ng lupa. Mahal na mahal kita. Dahil sinasabi sa atin, nang nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo sa kanyang larawan, imahin. No, kaya sin is not a part of human nature. It is a defect, a deformity. Alam naman natin kung tayo ay nilikha sa larawan at imahin ng Diyos, wala namang bahid ng pagkakasala ang Diyos. Kaya tayo nilikha tayo malinis. No, pero dahil doon po sa una o kasalanan mala ng ating mga magulang, meron tayong tinatawag na concupiscence, the inclination and weakness to sin. Concupiscence is not a sin. Hindi ito kasalanan. Ito yung ating inclination na parang magkasala dahil marupok, mahina ang ating pagkatao, kaya tayo madaling padalang sa mga tukso, kaya tayo nagkakasala. Pero ang napakagandang balita, kahit tayo makasalanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ibig niya, tayo ay muling maibalik sa kanyang kawan. Meron pong at least ngayon ay nasa Christmas season pa rin. I think we still have a space for another Christmas story. There was this pastor, no, when he walked up early in the morning on Christmas Day, nakita niya yung batang sanggol doon sa bilin, nawawala. Kaya galit na galit siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Mula lahat ng mga misa sa umaga, nung nandun yung kanyang announcement na sinasabi niya, dapat maibalik ang sanggol na si Jesus
sa Belen bago matapos ang araw na ito, ngayong Kapaskuhan. At buong umaga, walang nagpaling. Wala pa rin naman yung Belen. Mga hapon, habang siya ay naglalakad, no? Nakita niya ang isang bata, mga apat na taong gulang na lalaki, hinihila yung kanyang bagong toy wagon, pulang-pula, makintan. Kaya lumapit ang pastor at binati ang bata at ang sabi, napakaganda naman ng iyong bagong toy wagon. At magsasalita pa sana siya nang makita niya doon sa loob ng wagon, nandoon ang batang si Jesus. Kaya nagalit yung pare. Sabi niya, alam mo ba ang iyong ginawa? Sabi niya, hindi tama yan. Kahit na yung Pasko ay pagkagalitan kita dahil hindi tama ang magnakaw. Umiiyak yung bata, sumagot sa pari. Pero Father, may pangako po kasi ako kay Baby Jesus. Pag ako ay nagkaroon ng bagong wagon ngayong Pasko, siya ang una kong isasakay. No? Kaya ganun, sabi, lumambot yung puso ng pari at sabi, sige, ipasyal mo na si Jesus. Pagkatapos, ibalik mo siya dito sa kanyang Belen. Tatanungin ko po kayo, ano po ang pangako ninyo noong Kapaskuhan? What was your promise to Jesus during last Christmas? Maaaring may iba sa atin, Lord, bigay mo lang yung aking hinihiling. Tatanggalin ko na ang aking pagkamakasarili. Panginoon, ibigay mo lang sa akin yung wish ko. Tatanggalin ko na ang aking pagmamalaki, pagmamalas. Tatanggalin ko na yung aking panghuhusga sa kapwa ko. My false accusations and judgments against my neighbors. Hindi na po ako magsasalita laban sa kanila. Hindi na po ako magkakalat ng hindi mabubuti tungkol sa ibang tao. Hindi na po ako magdaraya. Ititigil ko na po ang aking relasyon moral. Ilang araw pa lang nakalipas ang Pasko, tanungin natin ang ating sarili, natutupad po ba natin yung ating mga pangako? Napakabait ng Diyos. Ibinibigay lagi sa atin yung pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Sa ating sakramento ng kumbisan, every time we approach the sacrament of confirmation, we tell God, Lord, I am a sinner. I need your forgiveness. I need your mercy. At walang itinatanggi ang Diyos. Ngayon po, makita sana natin ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Panginoon sa kanyang pagbibigyan. At sa ating sariling pagbibigyan, nangako rin tayo na tataligtan natin ang lahat ng uri ng kasalanan. Sa tuwing tayo ay dumadalo sa pagdiriwang ng Easter Vigil, sinasariwan natin yung pangako yan. Hindi ko na po itutuloy ang aking pagkamakasalanan, ang aking mga kabutunan. Sana at nawa ay maitupad natin yung pangako niya itong darating na bagong taon. Amen. Yeah.
Ginugunita natin ngayon ang forma ng paghirap kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aapos sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong pusong nagpapasalamat sa Kanya. Nananalangin tayo, Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, Santo Papa at lahat ng mga Pinuno, nawa, sila ang maging mga pagkumbaba at apatalikod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga bagong biyag, lalo na iyong nahasapat ng ulang, nawa, pahalagahan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay ng mga anak na kanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang biyag, nawa, pagbibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang mga palagi sa kanila at muli silang gawin mo silang kasabi ng simbahan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa mga nangihirap, may sakit at walang hanap buhay, nawa, makatag po sila sa pamayan ng Kristiyano ng kulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa aming lahat na titipon dito, nawa, lagi natin isa-isip na tayo man ay mga anak ng Diyos at pagsikapan natin maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, ibigin mo kami. Naibig natin manalangin ang ating mga sariling kalinginan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, ibigin mo kami. Ama, sa pagbibigyan sa Kanya, tinanggap ni Jesus ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa nga pag-aan namin ang gayong pasalin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa Kanya. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming kapatid at Panginoon. Amen. Pagsipo tayo. Sa pagpapalamon at pagpapalamon.
kasi kayo po po. Ay kalugdan ng Diyos abang mapapagyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon, ito para kain sa iyong mga kamay, sa patuloy niya ang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong kamayanan niya ang banal. Maraming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdan na lang. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahari ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay kasalamatan. Ama namin, makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong paksila ay minarapat mo mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tini buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritu sa kanyay lunakob na walang kalapating tagapagdaruyo, pinanghal siyang Mesiyas namin iyong lingkod para maihatid ang iyong balita, mga abay itatampo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang tumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilala. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati ngayon. Inabot sa kanyang mga agad at sinabi. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Sa kabunan, hinawa ka niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pagkakampal ka. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para paglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang lalanap sa buong daigdig. Hustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tarang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakinabating kami lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kamiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ang mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbibang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na mapakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh,
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa ating kapwa.
humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasa ng kapaligiran ay pinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa kalapitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung maging ibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may hindi pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karamihan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin ko kami. Masitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa tuwid at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamahinan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hihiling ang inyong pansin. A mass wedding will be held here at the Edsa Shrine on February 22 at 3 p.m. Those who are interested to receive the sacrament of matrimony may submit the requirements on or before January 18, or you may visit the Edsa Shrine office for details. Our choir for today, Alayhibi, is looking for interested individuals who may want to serve the Lord through music. You may approach any of the choir members right after the mass. Marami pong salamat ang gamitan po natin ng huling pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabaswas. Lagi nawa kayong patnubayan ng Espiritu Santo. Amen. Hubugin niya nawa kayo upang maging lingkod ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayong tapat sa inyong buong buhay sa inyong mga pangako sa Biyaya. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagliliwang, bumayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.